Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro. Isang kapapasok lamang po na bagong impormasyon tungkol sa nabanggit ni Senador Sherwin Gatchalian noong Linggo na dapat na isama sa budget ng DepEd para sa fiscal year 2024, ang budget para sa Learning Recovery Plan. Para sa buong detalye, panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para magiging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Solan, once budget for learning recovery plan from COVID-19, ito ay nakapublish sa Philippine News Authority. Maynila upang malunasan ang pagkawala ng kaalaman dulot ng pagsasara ng mga paaralan dahil sa COVID-19, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian noong Linggo na ang plano para sa pag-angkat ng kaalaman ay dapat isama sa budget ng Kagawaran ng Edukasyon, DepEd, para sa taong fiscal 2024. Sa kamakailang pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa inihahandang budget ng DepEd at ng mga kaakibat nitong ahensya, hiningi ni Gatchalian sa Kagawaran na isumite ang kanilang mga pangangailangan sa budget para sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa learning recovery. Bagamat sinabi ng DepEd na maaari nitong gamitin ang mga pondo na nasa 4 billion pesos na inilaan sa ilalim ng Basic Education Curriculum, tinanong ni Gatchalian ang ahensya kung may sapat itong alokasyon upang maabot ang mga mag-aaral na mas nangangailangan ng pinakamalaking tulong. Sinabi ng DepEd na opisyal nitong isusumit ang mga kinakailangang budget para sa pagpapatupad ng plano para sa learning recovery. Dahil tayo ay patuloy na nagbabalik mula sa epekto ng pandemya ng COVID-19, nais nating tiyakin na mayroong pondo para sa learning recovery sa ilalim ng budget ng DepEd para sa taong 2024, sabi ni Gatchalian, tagapangulo ng Senate Committee on Basic Education, ayon sa isang pahayag sa balita. Ini-estimate ng World Bank na hanggang Hunyo taong 2022, ang learning poverty sa Pilipinas ay nasa 90.9%. Unang inanunsyo ng DepEd na ito ay magpapatupad ng National Reading Camp, National Mathematics Program, at National Science and Technology Program upang labanan ang pagkawala ng kaalaman sa panahon ng pandemya. Inilunsad din ng DepEd ang National Learning Camp or NLC noong end of school year break para sa school year 2022 hanggang 2023. Ang NLC ay isang voluntaryong programa na nagsimula sa mga grade 7 at 8 na nakatuon sa Agham, Ingles, at Matematika. Para kay Gatchalian, ang mga programa para sa learning recovery ay dapat na idisenyo upang makuha ang mga mag-aaral na nahihirapang maabot ang mga kinakailangang kasanayan para sa kanila. Inihain na ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1604 o Aral Program Act upang mapabilis ang learning recovery. Layunin nito na isama ang mga mag-aaral na nasa ilalim ng minimum na antas ng kasanayan na kinakailangan sa wika, matematika, at agham. At dito po nagtatapos ang ating video, at kung nagustuhan niyo po ang ating video, mag-iwan ng inyong comment sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.